Hebob, alam nyo, nakakapanlumo sa dami ng pera ng gobyernong nalulusaw pagkatapos magkano ang utang natin ngayon. Di ho ba, mga kaibigan, lumaki na naman. Ha, ang ating utang mahigit ng 12 trillion dahil may panibagong utang na naman. Iniulat ito ng mga senador, ha? Pagkatapos ng 18th Congress, ha, na ang PITC ay nakalikom o nakaipon ng 1.4 billion na income dahil sa investment sa money market. O ito, tingnan ninyo. Ganito rin ginawa rin ito nung araw sa OWA. Ha? Natatandaan ko na ating ibinulgar, mga kaibigan. E ngayong ginagawa, ipinupuhunan, ibinibili ng sapi sa money market. Ha? Ginagamit yung pera ng iba't ibang ahensya, ha? Sa nung 2019, isipin ninyo. Ito isa sa pinakamasama ito, ibibili mo ng isasali mo sa money market, di ba? Bibili ka ng shares of stocks, mga kaibigan. Alam niyo yung money market, sugalan yan eh. Di ba? Pagka ho yan, bumagsak, papano yan? Natatandaan ninyo sa panahon ni ERAP, di ba? Isa yan sa mga naging dahilan ng pagbagsak ni ERAP Estrada. Winalanghiya nila yung stock market, ha? Nagkaroon ng inside trading, hindi ho ba? Gagawin, inutusan ni ERAP yung SSS tsaka yung GSIS. Ayon na rin ito sa testimonya nila sa Sandigan Bayan. Mga kaibigan, yung dalawang inappoint ni ERAP dyan sa magkahiwalay na yan, na opisina, SSS at saka GSIS, tumistigo yun sa Sandigan Bayan na inutusan sila ni ERAP at bawat isa sa kanila ay pinabili ng ng share sa stock market. Ano yung share na binili nila? Sa BW Resources, mga kaibigan. Sino may-ari nun? Crony ni ERAP, yung Dante Tan. Wala na yun eh. Simula nung bumagsak si ERAP, nakatakbo yun eh. Hanggang ngayon, hindi pa lumulutang yun eh. Yung Dante Tan na yun eh. Ang ginawa, dahil malakas kay Plunder Estrada, mga kaibigan, tinawagan ni ERAP yung GSIS chairman at saka SSS. Sinabihan niya bumili kayo ng share na tig pa 500 million. Mantakin niyo sa panahon na yun, napakalaki nun, di ba? So pag pinagsama mo yun, 1 billion yun, mga kaibigan. Hindi naman nila pera yun eh. Bakit ka mag-i-invest sa stock market? Ha? Nung ipina-invest sila, ha, mga kaibigan, mataas ang share. Pagkatapos, biglang bumagsak. Pero bago bumagsak, bago ibinagsak yung halaga ng mga share, ha, pina-withdraw na nila ERAP. Ipinangalan itong mga binigyan ng share, di ba? Pati yung tatay ni Alan Peter Cayetano naglilinis-linisan, nakinabang doon sa pondong yun na ninakaw ni ERAP. Ha? Pinanakaw ni ERAP sa GSIS at SSS. Ang laki ng nakuha ng share nung tatay ni Alan Peter Cayetano, si Rene Cayetano. Ha? At kung sino-sinong mga opisyal sa na malapit kay ERAP, yung mga Barkada Incorporated, pinagbibigyan ng share.
Tapos biglang bumagsak yung value noong pong stock doon. Pero bago bumagsak, kinuha muna nila yung pera. Nung malaki na yung value, kinuha muna, pinag-divide-divide nila. Ha? Para maging, yun ang naging bayad ni ERAP sa mga opisyal na nakadikit sa kanya. Oh, mga kaibigan. Oh, yung Dante Tan, kumita yun. Laki ng kinita nun. Ha? Bigla na lang naglaho yung damuhong yun nung si Era po ay bumagsak na. Ayon dito kay Deputy Speaker Ralph Recto, sinabi niya na by end of 2019, nung katapusan na ng 2019, ang PITC ay hindi had undelivered orders on or unreturned advances. Walang order na na-i-deliver dun sa mga bibilin. Ano ho? At hindi na naibalik yung mga na-advance nila nakuha, ha? Na nagkakahalaga sa 33.2 billion mula sa 79 na government transactions. Ito na po. Gaano karaming ahensya ng gobyerno ito? Ha? Na meron silang hindi ibinalik, isinaole. Wala namang nangyaring delivery. Eh, yung Parmali nga eh. Walang delivery. Ang malaking portion nun, walang diniliber, mga kaibigan. Pero kinuha ang pera ng gobyerno. Oh, ito raw, ayon kay Recto, nagkakahalaga ng 33.2 billion mula sa 79 na transaksyon sa gobyerno. Sa pinakahuling report ng COA para sa 2021, inilalagay sa halagang 14.9 billion ang pondo na sinasabing ng mga government auditors ang hawak, hinahawakan pa ng PITC, ha, in trust. Oh, hawak nila in trust eh. Ipinagkatiwala eh for government agencies para daw sa procurement o pagbili ng iba't ibang pangangailangan. Oh. Ito raw practice na ito na pag-invest, ha, ng ibang agency. Siguro kasabwat din yung mga ibang ahensya eh, yung nagpaparada ng pera sa PSDBM. Di ba? Kasabwat din sila. Kahati siguro sila, kaya pinapaparada na lang nila yung pera kesa gamitin sa proyekto para pagtubuan. Oh, para yung tutubuin doon, meron silang papartihin. Oh, mga kaibigan. Yan daw practice na yan sa pamumuhunan, sa ibang agencies. Yung pera ng ibang agencies sa halip na bumili, ha, magsagawa ng pagbili, ha, ito ay lalo lang nagpapakumbinsi sa mga mambabatas na i-abolish na yung PSDBM na yan. Ha? Ang sabi ho eh, ang PSDBM is not authorized to make investments of funds in trust. Eh, di mo pwedeng ipatago yan eh. Di ba? Bakit mo gagawing depository yung PSDBM? Tapos ito namang PSDBM, i-deposito naman sa bangko. Di ba? Lumalabas, bangko rin sila eh. Bangko ng mga magnanakaw sa gobyerno. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Oh, I don't want to use the term technical malversation.
Ha? Ayaw niya raw gamitin yung salitang technical malversation. Pero, halimbawa, ang end user agency ay kailangan ng supplies na dapat bilhin. Pero lumabas na yung pondo ay diniposito at hindi mo pwede ngayong biglang i-withdraw. Siguro naka-time deposit, di ba? Ita-time deposit. Pag tinime deposit mo na yan, pwede mo nang i-advance yung tubo. Pwede na kayong maghati-hati. Yung pera hostage ngayon, di ba? Pinaho-hostage yung pera eh, mga kaibigan eh. Hindi mo na pwedeng karakaraka ma-i-withdraw. Pero paano yung deadline sa pangangailangan na mabili ng mga ahensya? Ano mangyayari doon? Wala na silang pakialam doon. Itong mga hayop na ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at saka yung PSDBM. Bakit ang bibili ng mga government agency ay kinakailangang iparada o idaan sa PSDBM ang pagbili? Eh gayong pwede naman silang direktang bumili, mga kaibigan. Katunayan, meron sila, ang bawat agency ng gobyerno, merong COA yan na silang mag-a-aproba, magbibigay ng kanilang opinion kung ang bibilin mo ay above board o kaya ay naaayon sa itinatadhana ng batas. Naaayon sa batas ang gagawin mong pagbili. Kukuha ka ng opinion at kapag ka na-aprobahan ng COA, bibilihin mo yan. Pagkatapos, i-audit din ng COA yan kung totoo ngang nabili ito. Ha? At sa magkano, kanino ninyo binili ito? Diba? Nagkaroon ba kayo ng bidding? O dumaan ba ito sa tinatawag na procurement law? Kaya nga merong COA. Diba? Merong mga resident auditors ng Commission on Audit. Bakit kailangang lahat yan ay dumaan sa PSDBM? Hindi lang dapat buwagin ito. Dapat itong mga nandyan sa PSDBM, lalo na yung silaw, mga kaibigan, dapat dun iposas yun eh. Si Kaper Silapit, Bumabanan. Lapit Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, si Lito Lapid na banggit natin kanina, di ba ho? Na nagpapanukala. Eh balita ko may balak siyang magpanukala na yung tasa, ha? Dati dalawa lang ang hawakan o dalawang klaseng tasa ang gusto niyang maipanukala, pinaplano niya. Ano yun? Yung tasang pangkaliwa at saka pangkanan. Paano nga naman kung kaliweti ka? Paano yung gumagamit ng tasa kanan? Tasa pang kaliwa, meron pang kanan. Pero meron yata siyang ipapanukala sa susunod, mga kaibigan, yung tasa ng kape e gawing tatlo na ang hawakan. Ha? Bakit? Para daw sa 3-in-1. Si Kaper Silapit, Bumabanan. Lapid Fire! Eh, total 3-in-1 yung kape, di ba? Kailangan tatlo uminom doon. Kaya kailangan tatlo rin ang hawakan. HRB FMKSG.
ng Sapporo City, Japan. Bah, ang ganda dyan sa Sapporo. Nakapunta ako dyan, 1976. Dyan ako na destino. Mga kaibigan, sa Suzuki, no? Eh, ang ganda raw. Laki na raw ng pinagbago niyan, eh. Meron na sila. Yung pinakamabilis na bullet train ngayon, papunta na ron sa Sapporo, sa Hokkaido, mga kaibigan. 500 kilometers per hour. Talo Europa. Underwater yan. Mga ay, ewan ko kung yan yung underwater. Meron sila kasing underwater mula sa, ano ba yun, papuntang kwan eh. Papuntang Haneda eh. Yung lugar na yan eh. Oh, shortcut sa ilalim ng tubig. Si Claudio Buenaflor, pero yung papuntang Hokkaido kasi, tawid dagat yun eh, mga kaibigan eh. Mula sa Aomori, tawid dagat na yan, hanggang sa Hokkaido. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,